it simply means na talagang nag-range yung market. So kung makikita nyo dito sa ating idadisek sa araw na ito, which is si SFP. No, so napakalaki kasi ng range niya mga boss. So yung mga batang TDLC alam niyan, chiner na ni Kuya Dig yan kung paano laruin niyan. Meron siyang almost 7 to 8% na range. Mga tatak TDLC alam na alam dapat diyan, no. Good day mga bossing. Ito po ulit ang inyong Kuya Dids, ang trader na malupit na ayaw magpaipit. Okay, for today's video, dadissect natin ulit. Hindi laro ko ngayong maga at pati kagabi, no, bago matulog. So around 1 o'clock yun naglaro si Kuya Dids. So yun sinasabi kong ano, may mga moment na talagang ang sarap maglaro, no. So yan, nilaro natin siya kahapon dahil nag-exist or nag-appear. Biglang lumitaw yung setup ng TDLC, isa sa mga paborito ni Kuya Dids. Anyway, i-share natin ngayon yung price action. Pero bago yan mga bossing, punta muna tayo dito sa ating mother token or yung kinoconsider na index ng crypto. Walang iba kundi si BTC. We're still on a bigger downtrend. Paulit-ulit naman natin sinasabi yan. Walang ka-bullish-bullish side talaga si Kuya Dins since then. Since tinayo ang TDLC, ito tayo natayo noon, December 2021. So thank God, malapit na pala tayo mag 1-year anniversary. No? So abang-abang natin. Baka meron tayong mga pakulo dyan sa ating 1-year anniversary ng TDLC. Anyway, balik tayo din sa ano, pag-analyze ng BTC natin. Gaya nga sabi ko, no, since na tinayo yung TDLC, napaka-bearish na po ni Kuya Dids sa crypto. Bakit? Ito, obvious naman, ano, kitang-kita natin kung bakit nga ba bearish ang stand pa rin ni Kuya Dids, no, since then. Walang nagbago, ika nga ng eraser heads. Walang nagbago. So ito yan mga bossing, kitang kita. Yes, pumapalag. Kita natin dito, medyo talaga lugmok siya. Hindi na siya nakapalag dito. So bumagsak. So, nag-range lang and then pumalag ng kaunti. Pero nalugmok na naman. Bagsak na naman siya mga boss. Tapos wala na naman siya nagawa. So kundi bumagsak. Then after this, nagbigay na naman ng hope sa mga Lodi traders natin na mahilig mag-buy on dip. Kung isa kayo sa mga mahilig mag-buy on dip, I'm telling you must join TDLC para magbago na inyong pananaw sa buy on dip na yan. So, pwede naman kasi tayo kumita pababa, ano? Okay, nung after ng mag-dip, ano, or nalugbok, nag-try na naman siyang pumalag na naman. Try na naman siyang mag-bullish. So, walang masama doon. Yun nga lang, talagang sabi ni BTC, no, it's not yet my time. And kung titignan natin, halos isang buong box pala ito, no? Meaning, talagang nakakulong lang siya dyan sa range na yan, ano? So yes, nagbigay siya ng hope dito sa ating mga Lodi coin. So fast forward na tayo para di tayo ganang humaba. Nagbigay siya ng kaunting pag-asa sa ating mga Lodi coins dito. Ayan, so nakita natin nagbigay na naman ng panibagong hope. At dyan na naman sila naglitawan ng mga matatapang na buyers. Pero still, no, nananaig ang mga sellers. Hindi yan kasalanan ng TDLC. Marunong lang sumunod ang TDLC sa kung anong sinasabi ng chart sa atin. Okay, so walang news. Walang funda-funda. O kung may lumitaw man na news about kay Elon, about kay Zizay, about kay FTT, no? And then, gagamitin natin yun as a catalyst, no? To ride the trend. So, alam naman natin negative yung mga naging issue nito mga nakalipas na araw. So, we must ride the trend. Hindi yung trend pataas. Ang inaabangan lagi ni Kuya Dids ay ito. Bigger picture talaga is ano, downtrend. There's no reason for me to become bullish right now. Anyway, fast forward tayo sa today. What's happening today? So, yung kahapon na nilaro ko, no? Kung mapapansin nyo, yung kandila natin is considered as a neutral candle. Is it a spinning top or hindi siya doji kasi may laman eh. Ang doji kasi is talagang ano, wala halos body, no? May mga ganyan, mga doji, mga undecided talaga. Kung titignan natin kung mata-mata, kung papansin nyo, parang equal yung naging kanyang resulta, no? Almost, pero lamang pa rin dito sa seller compare kay buyer. So si buyer, ganito lang siya. Yan. Si seller, ganito siya, mas malaki. So kung pagtatabihin natin yan, no? O, di ba? Mas lamang pa rin si seller. Almost decided pa rin yung candle, no? Meaning, coming from bounce from this area. Yan, so nagpilit yung mga ating mga bullish or ating mga buyers. Tinry itulak pataas, pero hindi kinaya kasi merong puwersa ng seller sa itaas. So ngayon, itong araw na to, kung mapapansin nyo, napakalit ng kandila. Kaka-start pa lang naman ng market, no? 9:41 pa lang ng umaga dito sa Pinas. To sum it up, no? So nangyari kahapon saka ngayon, it simply means na talaga nag-range yung market. So kung makikita nyo dito sa ating idadisek sa araw na ito, which is si SFP. No, so napakalaki kasi ng range niya mga boss. So yung mga batang TDLC alam yan, chiner na ni Kuya Dids yan kung paano laruin yan. Meron siyang almost 7 to 8% na range. Mga tatak TDLC alam na alam dapat yan, no?
So yun na nga, inano natin, minaximize natin yung gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So yan, nakakita tayo ng play dito kahapon, no, kinalakal natin. And meron pa tayo ibang mga tools dyan na ginagamit, no, para mas magbigay ng linaw sa ating directions, no, kagaya niyan, ano, nakikita nyo ba? So may iba pa tayong mga tools, no. Pero this is just for public videos and for dissection lang ng price action. Then focus lang tayo muna sa price action, okay? So ang ginawa natin dito mga bossing, after ng run up, no? Kung mapapansin nyo, meron akong trend line, ano? Meron akong guhit ng kapalaran. So yung guhit ng kapalaran na yan, yan yung basehan natin para punta tayo dito sa ating naging entry. Late kasi ako rito, no? Late ako dyan. So marami tayong activities during this trades kasi. Kaya hindi din ako nakareact dito basta-basta. Pero kung gising tayo dyan, I mean, kung active tayo ng time na yan, I'm pretty sure makakapasok at makakapasok tayo dyan. Anyway, dito tayo sa una nating trades, no? So, nagkaroon ng counting dump, pero yung dump niya, hindi kagaya nung previous dissection hour natin, no? Ito, yung dump nito, healthy pullback ang tawag dyan, ano? Yung pullback na healthy. So, after ng healthy pullback, nagkaroon ng run up. So, pagka mga ganyan, di tayo mahabol ng pataas, no? Hindi ako mahabol ng pataas pagka ganyan. Ayaw na yung naghahabol. Gusto ko TDL siya hinahabol. Ayaw natin ang naghahabol tayo, no? Kaya ang ginawa na lang natin, ano? Ang ginawa ko na lang is naghintay ako ng resistance, ano? Which is nangyari, no? It happens, mga bossing. Na-capture natin. Yan yung naging box natin dyan. Dito nga kasi naka-run up, so hindi natin siya makahon. Kaya nag-rely tayo rin sa ating ibang tools, no? Anyway, nung napasukan na natin yan, once ma-reach yung resistance, no? Thank God kasi pumanig naman sa atin yung direction, no? Pumanig sa atin yung direction, mga bossing. So, mayroon pang mga kaba moment dito sa time na yan. Kasi nakipagbaka pa yan, ano? Kumbaga nakipaglaban pa yan, no? Hindi naman yan after ng pagpasok ni Kuya Dids, eh, genius na kagad, exit na kagad, or dito na kagad sa TP. No, hindi ganun, ano? So, normal pa rin naman po ako, mga bossing. So, yun, meron pa rin ako mga kaba moment dito. But, syempre, sabi nga natin, no? Trust the right process lang. So, yun ang ginawa ni Kuya Dids. Sa kung titignan niyo sa 1 minute, marami pang action na nangyari dyan. So, nasa 3 minutes kasi tayo, kaya medyo malinis, no? Anyway, after that, then sinundan ko na lang yung pinaka naging trend niya, which is pababa, no? So, thank God at naka-survive tayo hanggang dito, no? Kumbaga natapos yung ating journey hanggang dito. So, detalyado, pinakikita ko po yan sa TDLC GC. GC 1, 2, 3, no? So, kinakapture ko yan kung ano yung mga naging scenario, may naging mindset ko kung bakit ko siya pinasok. Yung detailed, no? Nandun po yan. Pinapakita natin yan. Actual nakitaan. Okay, so that's it. Ba't ako lumabas dyan? Nagkaroon kasi ng parang ano na dito, engulfing na, no? Karoon na ng bullish engulfing. So, yun. Eh, okay na tayo dun. Saka, pambihira. 57%. I mean, TP1 pwede. So, may TP1 kasi tayo sa TDLC. Kaya nag-TP1 na tayo dyan and then eventually nag-exit na rin ako. So, after nyan mag-pump, hindi ko na hinabol. Sabi ko sa inyo nga, ayaw na ayaw ko naghahabol. So, baka kasi naisip na iba, no? Kung after mo mag-exit dyan, ba't di ka nag-re-enter ng long? So, wag ganun, ano? Yung tipong kaka-exit mo po lang, pasok ko agad long. So, ano ka? Super sayang? Super sayang? Baka mag-super sayang tayo nyan, ano? So, wag ganun. Pag after ng mga ganyan scenario, napapahinga ako, no? Tamang load muna ng Netflix. Ay, hindi. Alas 12 na pala to. So, tamang pahikab. Paantok. Nagdodota pa ba ako nito? Time na to. So, yun. Anyway, tapos na yan, ano? Ganun ginagawa natin. Nagpo-post ako dyan. So, after that, after na mag-post ako dyan, nakakita na naman ako dito ng opportunity, mga bossing. So, ito yung naging box natin dito. So, again, this is after na, no? After na ng trades na box. Okay? Kasi kung ibabox natin ito ng isang buo, no? Nandito yan eh. Yan, isang buo talaga niyang box, no? Ito yung ating naging kahon dito or yung naging range. So, malaki pa rin naman kasi ito, mga boss, no? 5% pa rin doon. So, that's still 100%. And ito nga, no, mga bossing, kung makikita nyo, naka 135 pa nga tayo dito. Sinerte-serte ang inyong lolo. So, ang genius, di ba, ng entry. So, meron tayong mga technique dyan kung paano iipasukin yan, ano? Detalyado nyo, nasa TDL. Kung price action base, basihan natin, no? Obviously, resistance lang naman, eh, no? Na-reach niya yung pinaka-resistance, no? That area. Lumagpas na nga eh. Kasi ito lang siya kung tutuusin, di ba? Ito lang ang ating previous resistance, di ba? So, tignan natin sa bigger picture. Walay. So, wala eh. Malayo, di ba? So, dito muna tayo sa micro. Kaya lang, delikado to ha, kasi na ma-micromanage ang inyong mga trades pagka mga ganito, no? Okay, so, yan. Nakapasok tayo ng payapa rito from the resistance. Above the resistance? Antindi. Antindi ng mga bossing. At yun nga, tinrail ulit natin yung trend na nangyari. So, kanina lang may sinishare ako sa group natin, ano?
about this pattern for anyway, in the future pagka tinupak-tupak si Kuya Dits, i-share natin 'yan in public. Okay, pero 'yan sa GC pinapaliwanag ko na mas malinaw 'yan, ano. Okay, so 'yun, after this, 'yun. Of course, pwede na mag-exit diyan, 'di ba? Bakit? Eh na-reach niya na 'yung ano eh, 'yung ating objective. So natin merong basihan 'yung mga exit natin, okay? Ganyan tayo. May basihan yung pag-enter, may basihan din naman yung pag-exit. Ayaw natin maging ano, emotion-based yung ating mga trade. So, alam ulit yan ng TDLC. Palagi kong sinisermon sa kanila. Okay, so ngayon, ito mga bossing. Akala ko ba ako edits pahinga? So, ito nga ano, kasi nakulitan ako sa kanya. Sabi ko, ba talaga? Ayaw pa magtuloy mag-dump, no? Kasi in-expect ko sana mga bossing, coming from this, no? Nauntog na kasi siya rito or nag-resist na siya rito, no? Tapos nag-resist na naman siya rito. So, in-expect ko sana, ganun, dire-diretso na siya hanggang dito mabasag yung ilalim ng monitor. No? Pero hindi ganun eh. Nag-support na naman. Ano ba? Kulit mo ah. Kaya ngayon, nag-long ako. Actually, ano to eh. Napaaga yung exit ko rito eh. Kasi malaki-laki margin natin ito. Kaya, alam nyo, pag medyo tumataas yung margin kasi, no, mas tumataas din yung kaba. Tumataas kasi risk niyan. So, dapat on guard tayo. Kung mapapansin nyo, naka-long tayo dyan. So, tapos na tayo rito, no? Tapos na itong 1-2. Dito na tayo sa pangatlong entry na natin, which is yung long nga, no? Kung mapapansin nyo, no? Nag-long siya, yes, pero mayroong mga big candle, red candle, no? Tapos, anong oras na niyan? 1:30 na. So, si dudes, syempre, ano ba, matutulog ba ako ng masaya o malungkot? So, sabi ko, tama na to. Tama na muna to. Kasi nga, hindi na siya makaahon, pero... yun, hindi tayo nakatulog dahil nga pasilip-silip tayo sa ating trades. Yan ang problema pag mayroong mga juicy play, ano? Ang hirap matulog, no? Pero anyway, thank God kasi ang daming na-unlock sa akin after this, no? Sabi ko, uy, napaka-juicy to. So, sinukat ko to, sabi ko, kung hinold ko pala to, no? Malaki-laking ano to, halaga. No? Kasi paaring $60 to $100 yung ating masusubi dyan. Or... kaya lang talagang ganun. So, yung mga what ifs na yan, so hindi natin maiwasan yan, no? So, ayan ang nangyari sa tatlong trades na yan. Ano? Okay, so ang bilis, no? Tatlong dissection. Tuloy tayo dito sa ano, pagising na ng umaga. So, hindi pa pala natapos, no? Kasi paborito nga natin laruin si SFP that time. Ilang percent to? Boom! 67%, 70%. So, ang sarap niya laruin. So, yun yung mga, ano tayo, ang sabik tayo laruin. Anyway, yun, nagising tayo ng umaga. So, ito na nga, meron pa rin naman play na ibinigay sa atin. Expecting again na range play ulit, no, obviously, no. So kaya ito, yan, napasukan ulit natin siya diyan sa okay, very good, tama ka sa resistance natin siya napasukan. Hindi nga lang above resistance, so okay lang 'yon, hindi naman tayo palaging genius. So goods na rin yung ating mga entries. Okay, and then nag-exit na tayo rito. Reason to exit dahil dito ay tapos na yung kanya objective, no. So tapos na tayo sa coming from resistance, tapos na tayo sa support. So ayan mga bossing, ang ating trades for today. And kung gusto ninyong malaman yung mga detalyadong reason talaga, no, kung bakit natin na trades to, meron pa kasing mga additional na tools na ginagamit dito. So, syempre, hindi natin madi-discuss ng buong buo rito yan in public, but basically kung gagamit kayo ng price action, pwede na, kumbaga nga, no, kumbaga sa pagkain or sa isang ano, pwede na, hindi man ganun kasarap, at least pwede na, mabubusog ka na rin. Pero kung gusto mong talagang busog na busog, no, then you might consider joining TDLC, and that is just a 1 PM away, okay? So you can DM me or message me anytime or check our link below. Ilalagay ko po dyan yung ating link, how to join. Nandyan yung complete details, no? Yung information kung every kailan ba yung ating schedule. Live session po kasi yun, ano? And may mga pre-recorded din tayo, yes, and PDF na binibigay. And yes, yun, unlimited question and answer kay Kuya Dits. So, professional tambay tayo. Kaya hindi pwedeng hindi ko kayo sagutin. Okay mga boss, so hanggang dito po ang ating video for today. I hope nagustuhan ninyo ating dissection hour for today. And more of this sa mga susunod pa, basta i-type nyo lang dyan, more dissection. Okay, type nyo lang sa ating comment section. O kaya you can place any token, no, or... trades na gusto ninyong i-dissect natin. Personally, haharapin ko yan mga boss. Ida-dissect natin yan. Tatalupa natin yan ng buo. Okay? So, hanggang dito na. Paalam ulit and God bless po sa lahat. Keep safe.